Nangyari kasi dito sa loob ng paso, eh titingnan ko dapat kung meron si Milya. Pag check ko, basag, ang laki ng lamat nung isang itlog. Lagyan nga daw ng scotch tape, no? So, mga ka-EO. Welcome back sa ating YouTube channel, and for today's video, eto, tamang kain na yung mga alaga natin kasi maya-maya na ng konti, magpaparonda tayo. At meron pala tayong pag-uusapan, no, mga ka-EO. Kasi nung nakaraan nating vlog, yung naalala nyo ba yung itlog na natapakan ata nung breeder ko na nagkaroon ng malaking lamat? Tapos ang daming nag-comment, ang sabi nila, lagyan nga daw ng scotch tape. Scotch tape yon. So nilagyan natin scotch tape, sinunod natin yung mga payo ng mga kalapatid natin. So, si-check natin kung napisa pa ba o tuluyan lang nabugok o hindi na naging okay yung itlog na yun. Kaya kung sumalaman kung ano nangyari dun sa itlog na yun, samahan nyo ako. Tara! Update tayo mga ka-EA. Yan, napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Putok na yung araw. Time check natin, 7 o'clock a.m. So, ang binigay ko nga lang pagkain dito sa mga warrior natin, ano lang, halos kalahating takal lang, lumalaki natin takalan. Ayan, tamang meron lang sila machichats. Maya-maya na ng konti, magpapalipad naman tayo ng ating mga paratang mga ibon dyan, syempre. So, yung main content natin for today's vlog is nandito nga sa ating breeding section, no, mga ka-EA. So, syempre, update ko muna kayo yung ating ibon na papa-spin the wheel natin. Sa Merkoles na ngayon, 7 p.m. ng gabi, September 7, live tayo nun sa ating Facebook page. At ito yung inyong possible na mapanalunan. No? So, puno na yung 100 slot at bayad na rin, syempre, 100 slot. Kaya yun, i-spin na natin. Update dito sa ibon na iraraffle natin, August 22 and August 23 nga napisa. So, sa ngayon ay, anong pecha na ba? September 6. No, mga ka-EA. So, mangyayari dyan, ang edad na ito, possible mga pa 2 weeks old na yung ibon na to. Ayan, healthy-healthy ipapa-spin the wheel natin ng mga warrior, syempre. Syempre, isa lang yung mapapanalunan. The rest, may mga consolation prize, mga Gcash yun. So, abangan nyo yung mga nandun sa spin the wheel. O, abang-abang na, September 7, 7 p.m, live tayo sa Facebook page. Ayan. Tapos, yung ating susunod na magiging warrior at ipapanlaban sa padating na South, eto, ayan o, kapatid sa tatay ni Batosay. Ayan, nakikita nyo ba yung blue bar na yan na medyo maganda na naman ang tindigan? At ayun o, grabe o, parang cobra yung tindig ah. So ayan yung susunod natin. Update ko kayo sa susunod na vlog, i-content natin yung magiging bagong warrior natin. Ayan, okay. Sana all. Update tayo mga ka-EA. Ito na yung mga baratang ibon natin. Nandito na naman tayo sa loob ng ating pliers dop. Ayan yung ampatuan. Tapos yung bagong rektang anak ni Batosay. Comment nga kayo ano ba magandang ipangalan dito sa anak na rekta ni Batosay. Ayan o. Diba? Ito gagawin ko rin tong south. Ayan. So, malapit na nating paliparin yan. Konting ano pa, konting evolution pa sa kanya. Kanya, kumbaga, kailangan niya muna mag-molt ng bonggang-bongga bago natin siya paliparin. Tapos, siyempre, yung ampatuan, sa susunod na content natin, pawawala na naman natin to. Ayan. Dito muna kayo sa viewing. Tapos, siyempre, yung rektang anak ni Batosay, viewing lang din muna. Babad lang muna kayo dyan. Tapos, siyempre, mamaya-maya lang ng konti. Paroroondahin na natin itong mga mahinang nilalang na ibon natin. A few moments later. Palipad na tayo mga kalapatids. Yan yung anim na warrior natin. Tapos yung dalawa natin binu-viewing. Yan yung ampatuan. Tapos yung bagong rektang anak nga ni Batosay. Nandun, ayun o. Maligalig yung anak ni Batosay. Oh, grabe, no. Nung nakaraang araw pa yan. Nung nagpalipad ako. Kala mo eh, nagpupumigla siya dyan sa viewing section. Kala mo eh, gusto niya na lumipad ng todo-todo eh. Hindi pa naman siya butcher. Ayan o. So, delikado yung ganyan pinapakita ng ibon. Malaki ang chance na mag-overfly yan pag nakalipad sa inyo. Kaya kailangan, mabantayan nyo yung mga ganyang attitude ng mga bagong binu-viewing nyo. Pag naka-alpas yan, tapos ang karyo niyan. Hindi na makaka-uwi yan. Ayan o.
Tapos yung mga warrior natin, syempre, nagliparan na. Nag-ranging na rin sila, syempre. Saan-saan na naman sila napadpad. Malamang doon na naman sa may gawi sa may bandang bundok yung naglililipad eh. Ayan o. Pwede na! Update tayo mga ka-EA. So, eto nga yung breeder na nakaraan natin. Siguro mga 1 week ago na content natin na nangyari kasi dito sa loob ng paso. Eh, kukunti na lang pala yung natira na buhangin. So, hindi ko na monitor. So, meron silang dalawang itlog dyan. Tapos, nung huli kong pag-check, titingnan ko dapat kung meron si Milya. Mga 9 days old na yung itlog. Pag-check ko, basag. Ang laki ng lamat nung isang itlog. So, nangyari, diripalan ko yung mismong pugad ng buhangin. Tapos, yun, na-post ko na nga yung ating vlog na yun. At ang dami nag-comment, ang sabi nila, lagyan nga daw ng scotch tape, no? So, sinunod ko naman yung payo kasi hindi na wala naman mawawala kung sakaling gawin natin. Meron mga nag-comment na sabi, bugok na yan. Meron din naman nag-comment na subukan nga kasi nakapagpapisa daw sila ng ganong klaseng itlog. Basta hindi raw kumatas, wala daw magiging problema yung pagpisa ng itlog kung sakasakaling na mag 16 days or 18 days na yung mismong itlog, no? So, lumabas nga yung itlog nila noong 17 and 19. At eto na, ayan, kung mapapansin nyo, meron tayong peche dyan, isang 4, tsaka isang 5. So, yun na nga, no? So, ang siste, napisa po yung itlog kahit may lamat na, no? Nung 9 days old pa lang yung mismong itlog. So, eto na yung naging inakay nila, ayan. So, yung unang napisa, mga kalapatids, eh, yun yung good condition na itlog nga. Yung walang lamat. Ayan, no? Oh. Malamang yung mas nauna dyan, yung mas malaki. Itong sumunod na mas bahagyang maliit, yan yung meron lamat na itlog. So, papakita ko dyan sa screen yung pinaka-picture. Ayan. So, yan. Yan yung itsura niya. Okay? So, hindi rin ako makapaniwala na makapagpapisa pa nga tayo. Ayan, no? Napakagandang young bird. No? So, yung isa dyan, isiset natin sa spin the wheel or parapol gift bird natin sa nalalapit natin 10,000 subscribers sa YouTube at 10,000 followers sa Facebook page. No? So, sabay na yan. So, yung isang batch na rektang anak naman ni Batosay dito, sa ilalim, isa rin to, dun sa mapapanalunan nyo. Pag na-hit natin yung 10,000 followers and subscribers sa YouTube, eto na yan. So, dalawa yung foundation bird na ipamimigay natin sa ating milestone na padating, no? So, nasa na nga ba yung itlog, mga ka-EA? Eto, tinabi ko, para mapakita ko sa inyo kung ano talaga yung pinaka-itsura ng mismong egg. Ayan. So, eto yung unang pisa. Ayan, mga ka-EA. So, ang ganda ng pagkakabiyak ko, pantay na pantay yung kalahati niya nandun sa loob. Ewan ko kung paano nangyari. Basta nang galing nung pagkakapisa nung ano eh. Nung itlog eh. Ayan o, solid. Tapos, eto naman sumunod, mga kalapatids. Eto yung may scotch tape. Ayan. So, yung kabiyak, hindi ko na nakita. No? Yun ang hindi ko nahanap. Pero legit yan. Nilagyan ko na scotch tape yan. Ayan o. Dalawang tapal pa nga yan eh. Unang tapal. Tapos, mapansin nyo yung ito. Yung parang medyo malalim. Diba? Yan yung pinakalamat niya. No mismong unang insidente na sabi ko nga, akala ko di na mapipisa kasi nga 9 days pa lang yun eh. Tapos ang ganda ng quality niya, napakakinis, tapos yun may similya. Ayan. So dun sa mga kalapatids natin, pag meron kayo insidente na ganyan na nakita nyo, so pwede nyo naman itry yung ginawa ko din na pinayo ng mga kalapatids natin na nilagyan ko nga ng scotch tape. No? Pero monitor nyo pa rin, dapat kabisado nyo yung pecha mismo na nilibas yung itlog, tsaka yung estimated na date naman ng pinaka-hatch para ma-monitor nyo kung mapipisa pa ba o hindi na. So, ayan. Ito yung naging scenario ng ating itlog na nagkaroon na ng lamat pero naipisa pa. Tama po ba yun? Update tayo mga kaiit. Gidiago ba? Awit talaga. Saan dyan? Nagugulo lang kayo eh. Pagtapos yung rumon na dito, baka yung rarekta, manggugulo pa kayo. So, yung mga ibon natin, nagliparan na naman, binugaw ko kasi nakaka-insil eh. Yung inbreak natin, pagod na raw siya, tama na raw siya dyan. So, yun muna yung update natin for today's vlog. Maraming salamat sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre, kung nagustuhan yung video natin today, eh huwag kakalimutan mag-like, comment, and share. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, siyempre, mag-subscribe ka na at i-hit yung notification bell, no? Para maging updated ka pa sa mga susunod dating mga video. Alright, so, pag nagkaroon ka insidente ng gano'n na, nagkaroon ng lamat, basta hindi kumatas, gawan nyo ng paraan agad. Lagyan nyo, selyuhan nyo agad ng scotch tape. No? So, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless.